Sa video na ito, ang pag-uusapan natin ano ang solid figures at ano ang mga parte nito. Dito pag-uusapan natin ang faces, edges, at vertices. Okay, para maintindihan natin kung ano ang solid figures, kailangan ikumpara natin ito sa mga plane figures. Okay? Okay? Kapag sinabi mong plane figure, ito ay flat, di ba? Flat. So, example niya ay square. Kasi for example, mag-drawing tayo ng square. So, ito ay example ng square, no? So, ang square ay flat. Ang meron lang yan ay length at width. Okay? Pero ang solid figures ay width, depth. Okay? Kung ang plane figures ay two-dimensional, ang solid figures ay three-dimensional. So, example nito ay cube. Okay? Mag-drawing tayo ng cube. So, ito ay square. Ito naman ngayon ang cube. Okay? Ayusin natin. Okay. So, anong pinagkaiba ng cube na isang solid figure sa square na isang plane figure? Ang plane figure, flat lang siya, no? Two-dimensional lang siya. May length, may width. Ang cube na isang solid figure, meron siyang depth. Okay? So, ibig sabihin nun, three-dimensional siya. Meron siyang length. Meron siyang width. At meron siyang height. So, katulad ng sinabi ko kanina, ang two-dimensional figures, ang tawag natin doon ay plane figures, okay? Samantalang ang mga solid figures naman, sila yung three-dimensional. So, may length, width, height, okay? So, kung ang plane ay flat, ang solid figures ay with depth. Okay? Ibig sabihin, meron siyang lalim. Okay? So, magbigay pa tayo ng example ng plane figure at yung comparable figure nito na solid figure. So, example ay triangle. Okay? So, ang triangle, flat lang siya, no? So, meron siyang two dimension, no? So, ito yon, 1, 2. So, pwede mong sabihin length at width. Okay? Pwede din yon. Okay? Ang pwedeng counterpart niyan, KI, triangular pyramid. Ang triangular pyramid, tatlo ang dimensions. Ito, no? Okay? So, yun ang pinagkaiba ng solid figures sa plane figures. So, ngayon, puntahan naman natin yung tatlong parts ng solid figures. Ito yung faces, edges, at vertices. So ngayon, ang i-discuss naman natin, ano ang mga parts ng solid figures. Okay? So ang mga i-discuss natin ay face, edge, at vertex. Okay? Para maintindihan natin yan, mag-drawing tayo ng isang solid figure. Okay? So para maintindihan natin kung ano ang face, edge, at vertex, nag-drawing ako ng example ng solid figure. Okay? So, sige, mag-define na tayo. Unahin natin ang face. Okay? Ano ang face? A face is a flat surface in a figure. So, lahat ng flat surfaces sa solid figure, ang tawag natin doon ay face. So, ang example nun ay ito, itong side na to. Right? Ito ay isang face. So, ito ay face, no? So, alin pa dito ang face? Ito ay face din, no? Face. Okay? Oh. Ito pa ay isang example ng face. Itong side na to ay isang example ng face. Okay? So, mayroong anim na faces dyan. Tatlo yung nakaharap sa atin, tapos yung tatlo nasa likod at nasa ilalim. So, isa sa likod, isa dito sa side na to,
at meron pa sa ilalim. Animang faces dyan. Tatlo lang yung nakikita natin, pero animang faces dyan. Solid figure na yan. Okay? So, ano naman ang edge? An edge is a line where faces meet. Okay? So, a line where faces meet. So, tignan natin, no? So, tignan natin yung mga faces na in-identify natin. May mapapansin kayo. Nagtatagpo sila sa mga lines. So, itong face na ito at yung face na ito, dito sila nagtatagpo sa line na ito, no? Ayan. Okay? Itong face na ito at itong face na ito, dito nagtatagpo yan sa line na ito. Okay? Ito namang face na ito, yung kinulayan ko ng blue, at itong face na ito na kinulayan ko ng orange, dito sila sa line na ito nagtatagpo. So, ang mga tawag dyan ay edges. Okay? So, ito ay isang edge, ito ay edge, at ito rin ay edge. Okay? So, yun ay edge. So, ano naman ngayon ang vertex? Ang vertex is a point where edges meet. A point where edges meet. So, ngayon, tignan natin itong mga edges na in-identify ko. Ito, ito, at ito. Papansin nyo, nagtatagpo sila sa isang point, no? Ito yun, di ba? Okay? So, ang tawag dyan sa point where edges meet, ito ay vertex. Ang tawag dyan ay vertex. So, ilan ang vertex nitong solid figure natin? Ito, ito, dito, dito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, at meron pa sa likod, no? Ito, 8. So, 8 ang vertices niyan. Vertices ang plural. Okay, V-E-R-T-I-C-E-S. Lagay na nga natin dito. Okay, ito ang plural niyan. Okay, vertices. So, yan ang face, yan ang edge, at yan ang vertex.